ako masaya ako, satisfied ako sa 8 sessions, tapos ganito yung itsura niya. Bumalik yung hair! And sobrang kapal nila! Nakakainis kasi... Oh. Hello! It's Lolly! Welcome back to my channel. So for today's video, I will be updating you regarding my Diode Laser experience with Blushing Beauty Mall of Asia. If you want to know my thoughts about what happened and why is the title like that, please keep on watching. So yun na nga guys. So after 8 sessions, I shared with you what happened sa aking kilikili for my Diode Laser Hair Removal treatment. And I was so happy at that time kasi finilm ko siya 4 weeks after my session. Kasi gusto kong masigurado na hindi na talaga tutubo yung hair bago ko siya i-share sa inyo. But then, after 6 weeks, bumalik yung hair! And sobrang kapal nila! Nakakainis kasi... Papakita ko na lang sa inyo yung picture kung ano yung naging itsura after nung 8th session. So, according to them, after 8 sessions, guys, booster na lang ang kailangan nyo. Kasi, manipis na yung tubo ng hair. So, ang nangyari sa akin, sobrang kapal pa rin ng tubo ng hair. As in, kumpul sila sa isang gilid. Tapos, mas marami yung tumubo sa left side ng kilikili ko kaysa dun sa right side. Kaya, medyo umepekto siya ng konti dito. Buti na lang, itong skin station ay meron uling promo na 2,500 pesos. For 4 sessions. So, dali-dali ako, kinuha ko siya agad, at nag-set ako ng appointment. So, that's, I think, 7th week or 8th week na since my last session, yung 8th session. So, I booked my 9th session ulit sa Blushing Beauty Mall of Asia. Ganito kasi yan, guys. Pagka-laser mo kasi, the week after, malalaglag na yung hair ng kusa. So, parang siya may hair fall sa kilikili. So, after my 9th session, di ba nga makapal? Dapat, lalagas na yun, di ba? Yung mga bagong tubo, wala na silang kapit. Alam nyo, bilang na bilang ko, feeling ko mga 5 lang, ganun. Mga 5 lang yung mga strands na nalaglag. Mga after a month, so, magte-10th session na tayo, guys, di ba? Magte-10th session na. Ganun pa rin kakapal. Ganun pa rin kakapal yung tubo. At parang wala nangyari simula nung pumunta ako sa kanila or bumalik ako sa kanila nung 9th session. Ganun katindi ang pagsasayang ng pera. Nag-email ako sa skin station. And I was so happy kasi in-accommodate naman nila ako and they were so nice to me. At ito ang mga tanong nila sa akin. Interval. Sabi ko, 6 weeks apart. Yun talaga ang ideal. 6 weeks to 8 weeks apart ang inyong session. Next question, nagsishave ka ba in between sessions? Answer ko, no. Kasi hindi dapat nagsishave in between sessions para hindi mo ma-interrupt yung pagtubo ng hair. Next question, nagpa-pluck ka ba in between sessions? No, never kong ginalaw yung kilikili ko sa loob ng 8 sessions na ginugol ko doon sa Blushing Beauty, which is 9 kasi diba bumalik pa nga ako. And the last question that they asked me, kapag ba nilalaser ka, 20 to 30 minutes ang iyong sessions? No. 20 minutes, siguro no mga first few sessions ko, mga first session, second session, third session, yan. Medyo matagal, medyo matagal. Alam nyo guys, never ako na late sa pagpunta sa Blushing Beauty, pero hindi ko alam bakit sila nagmamadali. Kasi nung 6th session, na supposedly, tinutodo na nila yung laser para makakuha na lahat ng hair. Alam nyo, mataas ang tolerance ko sa pain. Hindi ako nagre-reklamo. Mas gusto ko pa nga yung nararamdaman ko yung pitik para alam ko na may tinatamaan yung laser nila. Nung 6th session, napansin ko yun na sobrang bilis. Kunwari, dito sa kilikiling to, lalagyan nila ng gel, bla 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 bla. Parang wala pang 3 minutes. Tapos na, tinanggal niya na yung gel. Lilipat na siya sa kabila. Tapos ka na? Eh, ang kakapal pa ng buhok eh. Bakit ka nagmamadali? Doon ko na-realize na, dinadaya kaya nila ako? So, nag-desisyon na ako na iiwanan ko na si Blushing Beauty at sasama na ako sa skin station sa South Mall. So, yun na nga. Nagpunta ako sa skin station sa South Mall for my 10th session. So, guys, disclaimer lang ha.
hindi ko sinisisi ang Blushing Beauty Mall of Asia sa pagiging ineffective ng diode sa akin doon sa clinic nila. Medyo slight lang. Kasi kung totoo man na minadali nila ako na instead of focusing more sa mga hair strands ko, sobrang bilis natapos, hindi ba unfair sa akin yun? Kasi nagbayad din naman ako, diba? So, bakit nila lang nila gawin ng maayos? Well, past is past. So, punta naman tayo ngayon sa skin station sa South Mall. So, guys, I'm already done with my 11th session. 11th! Session. Na dapat 8 sessions pa lang booster na, 'di ba? If you want a more positive video regarding diode laser, please leave a comment down below kung gusto niyo malaman or ma-update sa aking experience naman sa skin station sa South Mall. Yun muna ang video natin for today. If you have any questions or suggestions, just leave it in the comment box below and I'll see you next time. Don't forget, smile. There's always a reason to be happy. Bye!